こんにちは、みなさん。 My name is Jake. My name is Jen. And we are here in Tokyo, Japan. So, today, ano gagawin natin? Singin challenge! So, ayun, nag-decide kami na to do a video for a 1,000 yen challenge. Tapos, pumunta kami sa isang convenience store na pangalan ay? Lawson. Lawson. So, info din pala, may dalawang Lawson dito sa Japan. Yung blue. Blue. Tsaka yung green. Green. So, basically, hanapin nyo lang yung color blue tsaka yung color green. Yung color blue, Lawson yun na ang price medyo mas mahal. And yung then, green naman, green, halos 100 yen. 100 yen or 50 pesos. Yung most of the items nila. So, ayun. Let's begin. Begin. Simulan na natin to. Isa-isahin natin tong items na nabili namin sa Lawson's na green. First is item. Ito, si potato chips. Flavor niya ano? Pizza. Pizza flavor. Meaning yan. So basically parang ano sa atin? Pringles. Na cheaper version na dito. I think Pringles dito ganito kalaki. So 200 yen. Yeah, 200 up. Yen. Pero yung flavor nito para lang din siyang Pringles. So bubuksan natin. Tingnan natin anong laman. Halos lahat pala nito, guys, is 100 yen. May mga lower price, may mga matataas din na price. So here it is. So potato chips. Potato chips. Same talaga na Pringles. So ayun. Balik muna natin mamaya natin kakain. Next so, item is corn dog. Corn dog. Anong laman 'yan? Hot dog. O nga pala, wala silang red hot dog dito. Ah, oo, 'yun. 'Yun yung problema yun namin. 'Yun yung na-miss ko. Nahanap kami ng tender juicy or yung sikat sa Pilipinas, Virginia. Tingnan natin kung ano yung laman. So, ito. So, ayun.
ang crust niya para siyang bread crust. Tapos may hotdog sa loob. Ito pala, yung corn dog nila may kasama ng sauce. Ketchup tsaka mustard. Tsaka huwag niyong kalimutan humingi sa paminsan kasi dun sa counter. Nalilimutan lagyan ng... Pwede kayo humingi nito, straw, or spoon, ganun. Tissue, nagbibigay din siya. Try nyo rin kung maganda yung cashier, tsaka nyo hingin yung number. So, next item? Next item is ito. Favorite ko to. Bale, donut siya na may red beans sa loob. So, buksan natin. So, sip. So, donut na may yung powdered sugar. Tsaka, open natin. So, ayun. Yung red bean. So, this is one of my favorite foods na instant na mabibili sa kumbini or sa convenience store. Siya lang may gusto niya. Siya ayaw niya talaga ng red bean. Ayaw ko pag may red bean. Anything na red bean. So, next item is this. Cheese arare. Para siyang tropek or fish crackers. Fish crackers, ganun. Pero ito, so ganitong kalaki, 30 yen lang to siya, plus tax. May bigger version nito, pero wala sa Lawson na green. 100 yen. Pero malaki na. Sobrang dami na siya. Ito, 30 yen lang ito. Parang siyang ano. Talang, para din pala to inform na I think all over Japan mayroong Lawsons na green. Kasi dito sa Tokyo, mostly every major city or yung Kanto, merong Lawsons. Dalawa pala yung Lawson. Blue, tsaka green. Ito yung logo ng green Lawson. Ayan. Yan. Parang G. Yan. Lawsons. Green. Hanapin nyo lang yung Lawsons, tapos green ng kulay ng name, tsaka logo. Yung difference pala ng blue, tsaka green. Yung green, halos lahat, or I mean, marami silang tig 100 yen lang yung presyo ng mga pagkain. Sa blue naman, medyo pricey siya. Para siyang mga 7-Eleven nila, Family Mart. Family ganun. Mart, same. Ganong level yung blue na Lawson. Kaya pag nakakita kayo ng green na Lawson, so, go na kasi yun yung mura na convenience. Compared mo sa 7-Eleven, medyo malayo yung price. Around 200 yen yung difference. So, yun. Next. Next is ito, si... Choco and coffee biscuits. Also one of my favorites na sulit kasi marami kang sa mag-coffee. Tsaka-tsaka. Pwede rin to. So basically, i-open mo is a cookie tsaka may chocolate coffee cream sa gitna. So masarap pang sausaw ng kape. So ayun. May chocolate version din siya. Iba-ibang flavor. Meron, makikita mo. So, next is eto. Chocolate melon pan. Melon pan. So, eto. Sticker na 20 yen. Tips ha, tips. Kung makakita kayo ng mga sticker na ganyan, ibig sabihin may bawas siya or may discount. Hanap kayo ng wrapper na may sticker na mahal nito. Hindi siya ibig sabihin na expire na yung item, pero naglalagay sila ng sticker na ganito pag yung item is 1 day or 2 days before the expiry. 2 days expiry date. For the day, 2 days before, naglalagay sila. So, ayun, melon pan. Doesn't mean melon flavor. Flavor. Pero sa tingin namin kasi melon pan siya kasi yung shape niya. Yung shape niya, parang, tsaka yung form niya. May iba-ibang flavor. Melon, tsaka... Yung plain form, chocolate, maraming flavors, maraming merong matcha. So, ito, yung laman niya. So, ito, so chocolate yung, tsaka may cream sa loob. Tsaka may sugar sa cookie. Sa taas. So, talagang masarap yung mga pan nila dito. Yung pag sinabi mong melon pan or chocolate flavor,
malalasan mo talaga yung chocolate. Mm, legit yung kanilang legit condito. Legit talaga yung chocolate na. Tsaka kagaya nung donut na sinabi ko kanina, kung sa atin pa yun, yung feeling lang nun, parang 5% lang yun, puro na hangin lahat. Dito ah, parang mas marami pa yung laman kaysa yung bread mismo. So, legit. Tsaka, to, next is cola. Coca-Cola version. Ang generic na kanila. Kasi yung mga, mostly kasi dito sa Japan din, yung mga convenience stores, meron silang sariling mga items na brand names nila. So, like this, kagaya din ito. Yung may mga logo. Most of these items na brand name ng convenience store mismo is much mura compared dun sa ibang other Pero meron brands. Din silang Coca-Cola dito. Meron din silang Coca-Cola, pero paminsan mas higher yung price. Yung pero yung price. Flavor nito guys, same talaga same, sa Coke. Same, halos same lang. Yung Coke na parang 1 liter sa atin, mga around 250 yen plus sa mahigit. More or less, so, kung gusto mo makamura, ito, yung mga ganito. 100 yen lang siya. Na same flavor din eh. Tsaka, pero, mas mura ang soft drinks dito kaysa juice. Oo. Kasi ayaw na masyado ng mga Hapon yung cola kasi unhealthy. Yun. Tapos ito, yung mga sweets din nila, yung sa mga pan, hindi siya yung nakaka-umay na sweets matamis. Talaga na sobrang tamis. Saktong flavor lang talaga. So, ito yung huli. Haichu na chewable candy. Flavor niya. Strawberry. Ano siya? Strawberry flavor. Parang Mentos. Hindi naman. Hindi. Ano mag-compare sa atin? Basta, parang matigas na candy na nanguya mo, pero natutunaw din at the end. Ganun. Kinain mo yung wrapper. In fairness pala sa mga wrapper nila dito, talagang kahit 100 yen lang to, ang dami. Hindi tinitipid sa wrapper. So, ganyan siya. Maliliit. Tsaka to, magugulat kayo dito mostly sa Japan yung mga candies nila. May wrapper na, tapos pag bukas mo, may wrapper pa. Binalot pa ng wrapper yung candy. So, mahilig sila ng wrapper dito. Wrapper into wrap. Tsaka, ito, malulunod ka dun sa plastic bags. Kahit gano'ng kaliit yung item mo, bibigyan ka ng plastic bag dito. Tsaka, yun. Yun, basically, yun na yung lahat. So, yung items, lalagyan na namin dito yung price, name ng item, tsaka total. Magkano yung inabot namin dito lahat? Kung lumagpas ba ng 1,000 yen or lesser than 1,000 yen? So, sa Japan pala, yung amount ng, for example, 1,000 yen, pag sa atin naman yon, convert mo lang ng half para mas madali. Divide by 2 mo lang. Divide by 2 na. Tsaka kung mayroong difference lang kahit konti-konti lang masyado. Kasi yung conversion ngayon, from 55 to 56. Ayan. Pero pinakamadali is kung pupunta kayo dito for vacation, divide nyo lang diretso ng divide by 2. Tsaka tips din sa mga magbabakasyon dito, huwag nyo nang i-compare yung presyo agad sa Pilipinas. Yung 100 yen dito mura na talaga yun. Pag nakakita ka ng 100 yen shop, talagang mura yun siya. Sulit. Sa atin kasi pagbago, parang 50 pesos na ang dami na natin nabibili, diba, sa atin. Pero pag dito talaga, yung 100 yen, yun yung pinakamura na sa kanila doon. May 100 yen shop din sila dito. So, kung saan mabibili mo na parang Daiso, ganyan. Pero, on the next vlog, abangan. Tsaka siguro, update siguro sa next na naman, sa ibang convenience stores. Compare natin siya sa Blue or sa Lawson, Family sa Mart. Sa Blue, Family Mart, sa 7-Eleven. Just comment below. Kung gusto nyo cover namin. Then, or any ideas any na. Any ideas, ano bang gusto nyo? Yung sa dito sa Japan, malaman nyo. So yun, kung magkano ba yung sa groceries. Ganun. Bahay. Marami pang mga abangan. Kaya comment lang.
comment. Like, subscribe, and comment down below. Paki-share na lang din. Share din. So, thank you. Tsaka, that's it. Bye. Bye. See you on the next one.